day nung minions na yan. And I like it for the side of Ben, for Signal Ultra, kasi nakita, alam nila agad na itong Ling ay kailangan ng experience. Which is nakita naman din ni Aspe, na mande-delay itong side ng Signal Ultra Warriors. Kaya hindi na siya nag-bother pumunta doon sa gitna. Which is actually, ang ginawa niya, pumunta siya sa bottom lane. I'm not that sure kung na-delay din ba yung wagon sa baba. But then again, kung titingnan mo yung mga experience dito, Aspect is now level 2 and Janus is at level 1. So si Janus pa yung na-delay dito. Kasi interesting to ah, si Ryota yung nang i-invade. So this is a what? Support? Amos? And the back siya? Something new para dito sa The Nationals? Oo! Nakita naman natin ngayon si Ryota going in for a kill pero bumangga naman dito si Bima with the Unity Shield off the back siya. Still, we have the first blood given to the Eagles. Pero yun nga, no, we have to point out na kumuha nga muna ng gold lead dito si Aspect with the Ling dun sa bottom lane kung saan nakakuha pa nga at nakaangat pa siya ng upper level against here sa CUW. Yeah, I think nakita nila, alam nila yung gagawin ni Densanity. Pero ang gusto kong naging bagong formula bigla dito ng Eagles is that they're putting the Parsa arms on the side lane to get the levels. And then, stamp support. Meanwhile, may clash pala na naganap. Honey, look at this. Yes, there goes the Tempest of Blades. Pang zone out lang muna sa Harith onto the bottom lane. At katulad nga ng sinabi mo, ibang klase nga. Inexpect na ni Aspect dito yung ginawang pagde-delay ni Bensanity. And there we go. Nag-farm ka sa bottom side of the map and kumuha niya safely secured yung kanyang buff. And we are still seeing here LTE raining upon 2-minute mark against CUW. Paano kayo magiging sagutan nila dito? Paano ang magiging galawan ng isang Eudora and Hayabusa pick for the Warriors? Kailangan nila mauna sa levels dito kasi kung iisipin mo, Honey, again, ulitin ko lang, Arbs is your side lane. And at times, nagme-make sense na ilalagay mo ito sa support role kasi level 1 Thumbs can deal a lot of damage and flows kapag nasakuan ka ng site. And meron kasi siyang extra damage because of his passive, yung extra putok ng lava, yun yung tawag doon. The molten lava, the extra putok ng lava. So with this, matakas ang ano niya, malakas ang confidence niya na siya yung mag-i-invade. Kasi nga, alam niyang may damage sila. Ano kinuha niya pa dito? Yung boots na armor. The armor boots. So hindi siya takot sa Hayabusa. Hindi rin siya takot dito sa Eudora. This is an interesting start for the Eagles. And ang tanong ko dito na nag-reset na yung laban, kailangan nila i-convert to into pick-offs like this. Yes, speaking of pick-offs, we already have seen the Feathered Earthquake from Ars. Pero papasok na lang dito si Aspect with the Finch Boys. Pero disengage na lang muna ang sinagot ni Rhea. Medyo delikado na nga yun lagay dito ng CUW. But still, nakikita natin dito, Ryota successfully delaying the blue buff here of Hayabusa. Wow. Hindi pa siya nakakakuha ng blue buff ever since 4-minute mark na nga tayo. Grabe na yung aggression, grabe na rin yung pressure na binibigay dito ng Eagles. Kaso nga lang, medyo napalalim ang pinasok dito ni Ryota. That gained the kill here for the CUW. But we have a follow-up for the Feathered Earthstrike. Stunning Bensanity, giving him such damage na nga lahati. Halos yung kanyang buhay, pero dandito pa rin sa blue side. Sa blue buff brother, dito si Bimo. And delikado ata to para sa side ng Signal Ultra kasi hindi sila pinagpapahinga itong Eagles. Look at this, Honey Glaze. That is a double kill for Aspect. Make that a triple kill. Nagme-make sense itong site first kill dito ni Ryota as a tool for you to reset the jungle buff. Kasi may ano yun eh, may pull in potential. Diba? Pag tinamaan ka ng site, pag bumalik, pwedeng actually ma-reset bigla itong purple buff. And then, naturally, ang back siya, dahil nagre-reset din yung kanyang second skill, kada tama, malakas din ang potential makapag-invade. So, nabaliwala dito yung pagdidelay ni Bensanity, nabaliwala dito yung passive ng isang Grok. It's a good thing na actually, lumipat si Der para supportahan dito si Najanus. Kahit pa paano napitas nila si Ryota dito. Pero kasi I think it's too late. Kasi tingnan mo, 5 kills na si Aspect. Pwede na ngayong mag-gank ng mag-gank ang side ng Eagles. Hindi lang si Aspect. Look at that. Even si Arbs, may item na din. Oo.
Exactly, Kuya Manjin. No, nakikita natin ngayon na basta-basta na lang umiitig dito si Bimo. Alam niya kasing to the rescue na rin at to follow up na rin dito sa R with the feathered airstrike. So going back to what we said kanina, masyadong madami na yung burst potential dito ni Aspect onto the 5th minute mark of the game. And medyo delikado na nga yung lagay dito ng isang Yodora. So nagtatago na lang siya sa mga bullshit. We have also the feathered airstrike. Papasok dito si Iba DC with the stun. Kaso nga lang yung ultimate niya hindi pa naging sapat para lang i-take down yung Parsa. Lonel na siya dito, naka-disengage patuloy ang Parsa, pero papasok na nga ba dito si Aspect with the pinch voice. There goes the Tepes of Blades. We also have your Bensanity, pero we have also the Shaman Force. Chrono Dashes na lang all over the map para makakuha ng kill against the Bimo, and that gained halos 1 kill lang naman dito for the side of Signal Ultra Warriors. It was a good thing na rumesponde kagad yung Signal Ultra Warriors doon. Pero nakita mo naman, honey, yung pagpasok ni Aspect doon with a snap. Para kumbaga, para siyang si The Flash na nakita natin na mabilis na responde. Unfortunately, kulado na rin kasi yung isa niyang kampe para masyado pa nilang i-deep dive doon. Good job with Signal Ultra na nadepensa nila yon, dahil kung siguro namatay yung isang hero doon, could have been a tower down at lalo silang malulugi. Bakit? Kasi yun yung opening nitong LPE para dito sa purple side. Mas lalong magkakaroon ng pressure ang Warriors. Kaya nagmadali na yung Signal Ultra. Kunin na natin yung purple bago pa nila puntahan. But look at that. Oh my glove talaga with the feathered airstrike here from Arvs, killing in Imba DJ dito sa Medellin. Ninabangan talaga nila yon. Pamasok dito si Ryota para makapag-push sa Torre. Yes, it's a risky play to pull, pero yun yan, nakakuha pa rin naman ng kill dito si Arvs. But still, there goes the Tetonas. Welcome, we have a monster kill given into there, and this might be a winning condition straight for the LPE. Pero ang kailangan na lang talagang gawin dito ng Signal Ultra Warriors, kahit papaano makapag-survive man lang, na makaipon din ng items dito ang Yodora at ang Hayabusa plus with the Harry. Pero magiging matagal pa ata itong sinasabi mong damage output. Si Harith, yes, meron na siyang Calamity Reaper, kakabuo niya pa lang. Pero actually, yung Eagles, kompleto na yung mga damage items nila. Colossian Side, Demon Hunter Sword, para kay Jake the Dog. Ibig sabihin, meron pa siyang Weakness Finder dito. So, ibig sabihin nito, kapag may na-hit siyang isa, yung sinabi ko kanina na pwedeng yung Eudora lang yung mapatay niya, dagdagan mo na ng dalawa. Even the Harith is going to fall down kapag nakahanap kasi Jake the Dog ng magandang position at ng magandang opening dito. Na-reach na ng Eagles yung kanilang power spike, kaya itutuloy-tuloy nila yung clash. Tuloy-tuloy na nga ang clash nila dito sa ibabang part ng mapa. We have the feathered airstrike once again from Arts, but we have also the godlike given to Aspect. Isa-isa niya nang nililigwak ang mga members dito from Signal Ultra Warriors, but there goes Jake the Dog for another kill. We have two men down for Signal Ultra Warriors. Bukang itutuloy-tuloy pa nga ito ng Eagles since nandito na nga with the Tempest of Blades. We also have here the feathered airstrike. Grabe na talaga ang pinibigay na pressure dito ng LP Eagles as they push through the second tier turret ng middle lane ng Warriors. The discipline is real for the side of Eagles. They know their capabilities na kaya nilang magpatakbo at magpa-takedown ng mga heroes as early as now. And what they're trying to do is just pressure all of the lanes, wait for 30 seconds for the Lord to come up. Pressure every side. Tanggalan ng mga objectives, tanggalan ng resources ang Signal Ultra Warriors, and I think we're close to GG. Ang hirap ngayon sa side ng Signal Ultra Warriors kasi kailangan nilang mag-quarantine muna sa base nila, Annie Glaze. Ang taas ng kalamangan ng Eagles eh. Kumbaga, ito yung part na marirealize na ng Warriors. Guys, natatalo na tayo. Let's not play to lose. Ganito na yon. They just have to hold on, keep on holding their ground dahil nga they still have the possibility since ang laki pa rin naman ng crowd control nila dito. They have the Barat, they also have the Eudora na makapag-pin down lang ng isang maling galaw dito from Aspect, and that might be it for Eagles dahil nga sobrang dali na lang nun for the Eudora to burst down either the 1-1 or the Ling. But still, yung ibang klase rin kasi yung pag-zone out dito ng Parsa with the feathered airstrike. Mangangalahati talaga yung buhay dito ng Signal Ultra Warriors. And then, doon na mismo papasok si Aspect with the kills. Follow-up damage na lang dito si Arvs with
si Jake the Dog rather with the 1-1, and that might be it for Signal Ultra Warriors. Pero ano nga ba ang pwede pang gawin dito ng Signal Ultra Warriors to win this clash? Kagaya ng sinabi mo, honey, kailangan nila dito ma-utilize yung electric arrow and burst. Mm-hmm. Kasi all of their mostly yung skills nila dito ay mataas ang burst potential. Shadow kill, synchro vision combo, Bitonas welcome. Kuha lang sila ng mga pitas. Wag na wag silang manggigigil sa labas. Kasi ang mangyayari dito, kapag lumabas sila, pwede silang isa-isahin dito ni Aspect. This is beautiful Mobile Legends para sa Eagles. Nakuha nila lahat ng bucket list ng ano nila, checklist nila dito, Honey Gracie. Kaya nga, ipapasok na lang dito si Ryota. Mag-debate lang naman ng mga skills dito from the side of Signal Ultra Warriors. And this might be it for Signal Ultra Warriors kapag nag pumagat sila sa pambabait dito ni Ryota. But we have already here the minion lead. Oh no. Here, we also have the Feathered Airstrike. Oh no, Israel. Then Yanni din naka-force shot to back out with the Wild Charge. But nandito na nga basag na ang mga tarakahan natin for Signal Ultra Warriors. We also have here the Tempest of Blades. Shaman Force in and out na lang dito si Rhea. But still nangangalahati pa rin ang buhay dito ni Ryota. He might go down into the hands of Jake the Dog, but Jake the Dog rather here, nakakakuha lang siya ng kill, in and out lang, disiplina na lang din ang sagot dito ng Eagles as they performed so well against Signal Ultra Warriors in their base. It's a good thing na mataas ang spam capability dito ng isang Barat, ni Der at ni Ben Sanity. Dahil kung hindi, pwedeng tatapusin na ng Eagles to. Pero again, the probability is that I think 80 to 20, napakasakit na nung 1-1. Pag nakapag-preheat siya, sure ball, pwedeng may mapapatay sila kagad. Even Aspect, even Thams, even Ryota can get kills right now. It's going to be a miracle for the Warriors para makabalik ngayon sa larong to. Kailangan lang ng Eagles huwag mag-overextend. Iwasan na muna yung pag-aasim dito, honey. Medyo nasayangan lang din ako sa paglapag ng Shaman Force kanina dito ni Rhea. Oo, nandun yung pagiging desperate mo to take down the Farsa with the Feathered Earthrise. Kaso nga lang, ano yung naging kapalit nun? Nagbigay lang naman dito ng time against the Eagles, and plus they gained here the kill for Arbs throughout the 13-minute mark kung saan they are just still waiting in for the second Lord to come and respond. Gappy, I think this is the best way to finish off this game. Kasi kapag pinilit to ng Eagles na pasukin nila yung mid, they can probably lose the team fight. Kasi again, like what we've said, burst potential sa Signal Ultra mataas. So hindi pwedeng basta-basta pumasok si Aspect at si Jake the Dog. Diba? Even though, yeah, makunat dito si Nabimo, ano sila eh, naturally, wala silang, isa lang yung main tank nila naturally. Yung back siya lang. Si Bimo lang. So, again, 20 seconds for the Lord. This is the perfect time. Kailangan lang wag tong manakaw ng Signal Ultra. I think one condition here para sa side ng Signal Ultra, contest nila yung Lord as much as possible. Kailangan nila mabas. Parang ganyan! Ooh, there goes the Detonas. Welcome! What a kill for Rhea! Para lang kaya kung itong dito si Aspect. We have the Feathered Earthrike, pero papasok na lang dito ang Shaman Force ni Rhea just to zone out here Eagles after the game. One kill, but still we are going to welcome the second level Lord. Buhay na buhay pa rin ang Eagles. They still have the pressure, although they are missing Aspect on the 14-minute mark of the game. Bimo rather nakakasigun na rin ang damage from the Crown the Dashes off the Harit, and that is it for the Eagles. This might open up an opportunity for Signal Ultra Warriors to push through and get that second level Lord. Yeah, and 10 seconds down pa si Aspect, but mind you, this is a link. A link can go to the Lord nang wala pang dalawang segundo. Let's see. Actually, make that 5 seconds. Pero tinamaan natin ang kuryente dito yung Farsa. Okay. Yes, tinamaan talaga siya ng kuryente doon. And that might be it. 4 hours. Napadisengage siya lang sila. Kaso nga lang dito natumba na nga si Eudora under the hands of 1-1. We have Rhea going low against Ryota and Jake the Dog. Nangangalahati na nga buhay niya. But this is might be it for Rhea dahil nakasalubong niya nga dito si Arbs. Pumapasok na nga ng base military dito si Aspect with clearing out the minions at buhay na buhay. Kompleto recados ang allowed of the playbook import. They will easily push through and they will easily take down the second level.
That was so unfortunate para Signal Ultra Warriors na delay lang sila ng ilang segundo on contesting that Lord. So I think without the heroes right now, even though nakuha nila yung Lord, the game will go to Eagles. What a dominating performance.